our reigning Mrs. Eco International 2019. Thank you so much, Tito, for this invitation. So what is the initial reaction of your family, especially your dad, that you are the chosen Miss Intercontinental 2020 of New Zealand? The one and only Miss Grand United States, Abida Apia! Hi everyone! Hello po, Tito, kumusta kayo? Welcome back to Tito D TV! Once again, this is Tito D. Today, sisilipin natin yung mga styling ni Rabiya Mateo, yung kanyang mga outfitan. Alin kaya dito ang pinakagusto, pinaka-type nyo mga kabady? Ako personally, meron din akong type sa mga outfit ni Rabiya Mateo. And aside from that, i-check ako din sa iyo ang nangyari sa Miss Tourism International 2020-2021. At syempre, ang nalalapit na Miss Grand International 2020. Excited ba kayo mga kabady? But before anything else, do not forget to subscribe first to my channel, hit like button, comment below, and click the notification bell so that you will be informed once we have a new video. Ilang araw din na hindi po tayo nagkita at nagkausap mga kabady, hindi din ako nakapagbigay sa inyo ng mga update may kinalaman sa pageant 3. Pasensya na at talagang pinagaling-galing ko po muna talaga yung aking boses. Katatapos lang din po ng aking medication at medyo okay-okay na ng konti, pero still may ubo pa rin po ako. Pero syempre, today, mag-a-update tayo at makikipag-chikahan sa inyo. Alright, so unang pasabog, Rabiya Mateo nag-release kahapon ng kanyang photo na naka-orange. Orange is orange. Oh, di ba? Anong masasabi niyo mga kabady? Bongga ba? Award? Panalo? Or kulang? Pwede kayong mag-comment mga kabady sa baba kasi pakikita ko sa inyo yung mga outpita ni Rabiya Mateo nitong mga nakaraang mga araw. At tingnan natin kung alin ang pinaka-the best, alin yung pinaka-gusto ninyo mga kabady na outfit. At kung meron pa kayo ng mga suggestion, pwede kayo na mag-comment below. Outfit ito ni Rabiya Mateo sa kanyang TV guesting. So nakakulay orange ang lola mo. Pongka na pongkan. Type nyo ba ito mga kabady? Sa kabila ay sleeveless, sa kabila naman ay medyo mahaba. Tapos kita ang tiyan, maikli sa harap, yung palda, tapos mahaba sa likod. What can you say? Comment below. Next outfit, itong nakablo na ito mga kabady. Kita na naman ang tiyan, maikli ang kanyang suot, hindi mahaba yung likod kagaya ng kulay orange. Pero meron siyang manggas yung kanyang damit. Medyo it's like Maria Clara ang datingan na kita ang tiyan. Gusto nyo ba yung kanyang outfit na ito mga kabady? Ako ang hindi ko lang gusto dito yung kanyang Maria Clara na ganun. Parang it's like awkward, hindi bagay. Pero yung dalawa, yung above and yung below, okay sa akin. Yung ayos naman ng buhok, okay lang. Aurang-aura talaga ang lola mo, nakaganyan. Hindi pala ganyan. Ganito pala, ganito pala. Well, I like this one. Another one. Blue yung palda, tapos black naman yung kanya na pangitaas at medyo kita din yung tiyan. Medyo lang. Medyo maliit yung pagkakita ng tiyan. Gusto ko yung shoes. May tali-tali, paakyat. Yung hair niya nakalugay lang. Well, maganda. Malinis din siya na tingnan. So, I like this one too. Mga outfit din niya ito mga kabady ng mga nakaraan ng mga TV guesting niya. Another one. Ito naman, naka-slack siya na kulay puti. Then, naka-pink. I think pink yung color nito, yung kanyang pangitaas. Tapos, straight yung kanyang hair. Ano naman ang masasabi niyo mga kabady? Mag-comment lang kayo sa baba. Okay din ba? Bagay din ba yung ganitong outfit kay Rabiya Mateo? Huwag magpahuli sa comment. Mahaba ang ating comment section. Okay? At ito yung naka-black nung nakaraan. Nung nakaraang video pa to, mga kabady. I guess,
December pa yata ito inilabas, ano, black ang haba ng skirt. Skirt ba tawag doon yung yeah. Tapos yung stocking na black, sosyalan. O, di ba? Tapos nakalugay yung buhok at Carl siya. Tapos may ribbon na kulay red. How do you find it? Did she look elegant? Or bagay ba sa kanya yung outfitan na ito, mga kabady? What do you think? Comment below! At nung nakaraan, mga kabady, sa Cebu, bagay ba sa kanya yung kulot-kulot din na buhok? I guess bagay. Sabi ko parang kamukha siya ni Marimar. Akala ko si Marimar. Bagay din sa kanya talaga yung gano'n na nakalugay, na kulot-kulot ang buhok. Magandang tingnan. Kayo mga kabady, okay ba din sa inyo yung ganyan, yung kulot-kulot ang buhok niya? Maganda din, di ba? Bagay sa kanya. Di ba nung nakaraan sa MUP, yan yung kanyang buhok, yung ginamit niya, yung kulot-kulot na bagsak na ganyan. Which is okay naman. Pero syempre, may paborito kong outfit niya, mga kabady. Ito yung kahapon na suot niya nung nagsa-shopping siya sa Uptown Mall sa BGC. I like this one. Sosyalan, elegante, at syempre, unti-unting nagpapakita. Nagpapakita ng ano? I like this one, ha? Nakita yung cleavage niya, nakalabas yung ano, konti. Ano ba yun? Magandang tingnan, elegante, since beauty queen siya. Yan yung gusto ko. Mga ganyang outfitan. O, di ba? Tawag pansin. Bongka. Beauty queen ang dating. Di ba, Rosalie? Tama ako? So, sa lahat na yon, yan yung pinakagusto ko. Yung kahapon na nagsa-shopping siya. Pero syempre, aabangan pa natin ang mga susunod na mga pasabog ni Queen Rabiya. Hindi syempre magpapahuli ang ating reyna sa mga pasabugan. Unti-unti lang yan, habang papalapit ng papalapit ang laban sa Miss Universe 2020. Kaya abang-abang lang tayo dito sa Titi TV. Syempre, hindi rin nagpakabog ang first runner-up na si Bella Ismael. O diba, may photoshoot din siya. At ang second runner-up na si Michelle Gumabaw na naka-blue. Papakabog din ba siya? Siyempre, hindi. At siyempre, si Pauline na nakakulay white. Third runner-up. Okay. At siyempre, ang panghuli, fourth runner-up, si Billy Hackinson. Nagpa-photoshoot din ang mga ito. At ito ang kanilang first photoshoot sa 2021. Sino sa kanilang apat ang kabog, mga kabady? Who do you think? Pero syempre, may kanya-kanya silang mga identity since they were ambassador of different organization. Kagaya ni Billy, sa gender and equality naman siya, o diba? Si Pulin sa tourism, si Michelle Gumabaw sa health and fitness, o. At si Bella, syempre, meron din siya. O, so kumpleto sila mula sa winner, first runner-up, second, third, fourth, and wala na palang fifth. So, ayan yung ating chika sa mga styling ng ating Miss Universe Philippines 2020. At syempre, aabangan pa natin ang mga susunod na mga pasabog ng ating mga beauty queen dito sa Tito D TV. At pwede kayong mag-comment doon sa community natin. Malimit din na nagpo-post ako ng update ng kanilang mga picture. Alright, mga kabady, sino ang nakapanood sa inyo ng MTI? Miss Tourism International 2020-2021. Virtual pageant ito, mga kabady, at ito ay ginanap. Siyempre, ang host is Malaysia. At siyempre, turnover ni Cyril Payumo ng Philippines ang corona sa nanalo. At ang nanalo ay si Miss Brazil. So, congratulations kay Miss Brazil. O, diba? May Brazil. Paxil. At nakakalungkot, mga kabady, sapagkat hindi pumasok sa top 10 ang Philippines. Nanood pa naman ako, nag-livestream pa naman ako sa group ko, talagang inabangan ko kung papasok ang Philippines. Kaso nakakalungkot, hindi talaga pumasok yung Philippines. I guess isa sa mga dahilan kasi si Cathy, wala kasi siyang mga account. I mean, isa Instagram account, wala siyang mga update. So hindi nababalita, hindi rin natin nakikita. Mga pageant admin, hindi din siya nabablog, nakakausap. So, no exposure at all. So, nakakalungkot lang. Kasi, dapat kapag if you are into competition, at syempre kapag ikaw ay beauty queen, dapat
kumpletos rekados. Hindi lang ganda ang meron, hindi lang utak ang puhunan, pati social media ay mahalaga sa isang competition. At syempre, dapat hindi suplada sa mga tao. Kasi syempre, yung mga fans, mga supporters, mga media, sila yung bibigay ng exposure sa'yo bilang kandidata. Kahit anong pageant pa yan. Internationally, locally, if you are candidate for a beauty pageant, dapat marunong ka makisalamuha. Sabi nga ni Bea Santiago, camaraderie. O, diba? Pakikipagsamahan. Pakikipagkapwa. So, ayun, nakakalungkot. Talo po ang Philippines. Hindi pumasok sa top 10 ng Miss Tourism International 2020-2021. Pero syempre, masaya pa rin tayo sapagkat last year tayo naman yung nanalo doon at naisali ng Philippines ang corona sa bagong Miss Tourism International 2020 na si Miss Brazil. Congratulations, Miss Brazil! Alright! At ini-announce po ng Miss Grand International na March 27 po ang kanilang final show. At ito ay gaganapin sa Thailand. So abangan na lang natin kung sino ang pambato natin, si Samantha Bernardo ba? Ay i-a-appoint ng Binibining Pilipinas bilang Miss Grand Philippines 2020 or si Aya Abisamis pa rin ang ilalaban. Abangan natin yan mga kabady. At syempre, hindi tayo magpapahuli. I-a-update ko pa rin kayo mga kabady. So tutok lang dito sa Tito D TV. Siyempre, maraming salamat sa patuloy po na sumusuporta sa inyong lingkod. At gayon din po, welcome sa mga bago po namin na subscriber. Welcome po to Tito D TV. At sana po ay mag-enjoy kayo dito sa Tito D TV. At pwede po kayo na mag-comment below kapag meron po kayong mga suggestion. O kaya naman yung topic natin, pag nagustuhan po ninyo ito, pwede kayo na mag-like ng ating mga video. At syempre, do not forget to subscribe on Tito D TV and click the notification bell para kapag may bago po tayong mga video, automatic po yun, mag-a-update po agad kayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyo ng pagsuporta at mag-iingat pa rin po tayo lagi. Tayo po ngayon, nasa gitna pa rin ng pandemic at syempre, may bago po tayo na virus, yung UK virus. At ito ay mabilis po na makahawa. Kaya mag-iingat po tayo lagi. Kapag lumalabas tayo, syempre mag-mask tayo. At kapag naka-face shield tayo, wag po nating ilagay yung face shield dun sa ating ulo. Lagay po talaga mismo natin sa tamang pagsusuot ito. Ito naman po ay para sa protection na din natin. And hopefully, ang 2021 ay magbigay sa atin ng panibagong bukas. Panibagong pag-asa. Kaya syempre mga kabady, walang susuko. Lalaban tayo. Thank you so much po for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!